Pagsalan sang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pinagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalaba sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog. At hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na,
Nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon ito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mumumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa kiigawad, lobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda.
Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang karamdaman, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong niya siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at tumakad ka. Pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus ng sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaking sinabihang, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyong lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Sa Ebanghelyo, sa bawat pagkakataon na nagpapagaling ho si Jesus, may mga tao na sa Ebanghelyo, may mga Hudyo na hindi pinansin ang kababalaghang ginawa ni Jesus. Hindi pinansin na may taong gumaling. At gano'ng katagal ang sakit ng taong ito? Very precise ho ang Ebanghelyo. Pinaalalahan lang tayo na ang taong may sakit ay 38 taon nang may sakit. 38 years na siyang may sakit. At nung gumaling ang lalaking ito, ang nakita agad nila ay ano, bakit mo bitbit yung higaan mo? Araw ng pamamahinga ngayon, bawal yan. Nakatuon sila sa kung ano ang bawal at hindi bawal. Pero hindi nila napansin na yung taong may bitbit ng higaan niya ay may sakit ng 38 taon at humihiling ng kagalingan at ngayon ay gumaling na. Nakatingin sa kanilang rigid rule, hindi nakita ang galaw ng Diyos. Hindi nakita ang kabutihan ng Diyos. Maganda ho sa ating paalaala sa mga Kristiyano ho, lalo-lalo na ho sa ating papalapit na mga mahal na araw, na makita lagi ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang natin simpleng magawa ang mga ating sariling tradisyon o ating mga panata. Hindi lang simpleng magawa iyon. Pero sana sa ating paggawa ng mga panata natin sa Diyos, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng mga mahal na araw,
ay mas makita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Mas makita natin kung paano tayo pinapagaling ng Diyos, saan tayo inaakay ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Hindi lang tayo simple nakatuon na o ginawa ko to, o ginawa ko yan, ito ang aking panata. Pero sana itong mga gagawin natin ay magdudulot sa atin ang pagbabago ng buhay at puso natin. Hindi lang po panlabas na gawain lamang ang ating pananampalataya. Kung hindi ang ating ginagawa, sana ay humuhubog ho sa ating kalooban bilang isang tao. Kahit ang ating pag-iisip ay natuturuan din natin na mabuti. Kahit paano natin tinitignan ang sanlibutan, sana tinitignan na natin ito mula sa mata ng Diyos. Hindi sa sarili nating mga rules na ini-impose natin sa ibang tao. Magandang paalala sa atin ito sapagkat no, malapit, mabilis nang lumalapit ang mga mahal na araw. Ang iba ay may kanya-kanya na naghahanda na sa kanya-kanya mga tilay tradisyon. Nagsisimula na ho yung mga pabasa sa mga bahay-bahay. Pero maganda mapansin sa lahat ng ito, hindi lang natin simpleng ginawa o na-accomplish ito. Pero ang lahat ng ito sana magdala sa pagbabago ng ating puso. Kung tinitignan sana ng mga Hudyo sa ating Ebanghelyo, yung may gumaling na taong 38 taong may sakit, iba siguro ang magiging reaksyon nila kay Jesus. Hindi na nila uusigin si Jesus, hahanap-hanapin pa nila. Bakit siya, ba't inusig nila si Jesus? Kasi mas nakatuon sila saan? Ay, nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Yun yung kanilang mas binigyang diin. Hindi nila binigyang pansin na may pinagaling si Jesus na matagal nang may sakit. Kaya sana sa atin din bilang mga Kristiyano, mas makita natin no, ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Mas makita po natin no, ang galaw ng Diyos. Ano yung mga kabutihang loob na ibinigay niya sa atin? Ano yung mga biyayang ating natanggap? Kaya ito din ho yung bit-bit natin. May puso tayong nagpapasalamat sa lahat ng kaloob ng Diyos sa ating buhay. How we view things shapes how we see the world. Ang mga tao sa Ebanghelyo, mga Hudyo, masyadong nakatuon sa rigid rule. They fail to see the goodness of God. Sana tayo bilang mga Kristiyano ngayon, we won't fail to see the goodness of God. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Ang ating itugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila
Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangagalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoon Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, tinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang patitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon
Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikad ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Collection. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection ngayong Martes
March 21, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.